Pinatunayan ni Pinay Light flyweight Josie Gabuco na maibubuga pa siya sa boxing. May report si Arian Maliare. Isa't kalahating dekada na sa Philippine Women's Boxing Team, ngunit nagliliyab pa rin ang mga kamao ng 32-year-old Pinay light flyweight na si Josie Gabuco. Patunay dito ang kanyang impresibong panalo sa ASBC Asian Boxing Confederation Championships, kung saan sumuntok ng gold medal ang Pinay pugilist. Tinalo ni Gabuco si Kim Young-min ng North Korea sa nasabing event na ginanap kamakailan sa Bangkok, Thailand. Bukod dito, si Gabuco rin ang pinangalanan bilang best Asian boxer ng torneo. Ito nung competition na ilang beses na akong naglaro, pero sa apat na beses kong paglalaro, ngayon lang ako nagka-medal. As in, kahit bronze, hindi ako nakakapasok ng mga nakaraang laro ko. So sabi ko, sana bago mag-retire, magka-medal man lang ako sa ASBC. Pagkatapos, yun nga, pagdating namin doon, naka-gold ako, tapos sobrang saya lang sa feeling na hindi lang basta medal nung binigay sa akin ni God. Parang naging gold pa. Pagkatapos na-award pa ako as best female boxer. So talagang sobrang happy lang. Malaking morale booster kay Gabuco ang nasabing Asian boxing accomplishment matapos ang pinagdaanan niyang mga pagsubok sa kanyang 15-year boxing career. Dumating ako sa point na baka hindi ko na kaya, baka utak ko na lang gumagana, hindi na kaya ng katawan ko. Pero nung si Coach Boy kasi, kinukuha niya ako, parang inano niya ako na, edad lang yan, kaya mo ba yan, ganito, kaya mo yan, kaya mo pang gawin mo ganito. Alam mo lang, tipong mangtiwala niya sa'yo, buo. Matapos ang Asian event, ay determinado ang perennial SEA Games champion na muling sumuntok ng gintong medalya para sa host Philippines sa darating na biennial meet. Na-excite pero at the same time may halong kaba kasi first time ko nga po maglalaro ng SEA Games na dito gaganapin sa Pilipinas. Tapos parang may pressure kasi parang okay, apat na beses ka na gold, kailangan ganito. Dito pa gaganapin, dapat mag-gold. Ganun, parang tipong ganun. Yun, sana hopefully makaunt. Hopefully talaga makuha namin ang gold medal. Hindi lang sa timbang ko, sa amin lahat. Samantala, sa parehong Asian tournament ay nag-uwi din ng silver medals sina Phil Briton, John Tupas Marvin sa light heavyweight class at bantamweight Ian Clark Bautista. Ang susunod na paghahandaan ng Philippine National Boxing Team ay ang Indian Open na gaganapin sa May 20 hanggang 24. Aryan Maliare, PTV Sports.